it's my first time na magluluto, magbabalag about sa pagluluto dito sa aming bagong bahay. At ang lola niyo ay naka hairnet kasi yung last time na nagpa hair dye ako, yung buhok ko ay tumalagas. Hindi yata ano nung pangkulay or baka na sobrahan kaya tumalagas yung buhok ko. Hindi naman ganun kasama pero suot ako ng hairnet para safe na walang mahuhulog sa aking iluluto. Walang mahahalo. So ayan, nakasuot din ako ng ano ito, yung parang sa butcher na ano tawag dito, buboy? Apron. Kasi yung lababo namin dito, medyo mababa pag naghugas. Nababasa yung damit. So ayoko naman ang palit ng palit ng damit. Kasi siyempre nga, nagtitipid tayo sa bagong buhay. Kasi dito yung tubig hindi na libre. Hindi tulad doon sa amin sa isla na yung tubig is abundant. Sa gamit ka lang, huwag tusawa, wala kang alalahanin na babayaran. Unlike dito sa syudad, bawat patak ng tubig ay mahalaga. So, okay guys, for today's video, ako ay magluluto ng pork pochero. Ito yung ating mga sangkap. Pork meat. Ano yan, yung limpo. At saka mayroon ding ketchup. White pepper, yung durog. Yung dinurog na white pepper. Yan. Mayroon ding kamatis. Chinese sausage, sibuyas, bawang, patatas at saka saging na saba na hindi pa, yung hindi overripe, mayroon ding pechay at bagyu beans. Yung pechay, nalinisan ko siya isa-isa to be sure na walang halo. Walang panghalo. Ayan, yung toothbrush at ano, hindi kasali. Nakakaloka. So, okay guys, let's start the cooking ng ating pork pochero. Guys, ngayon ay mag-igisa na tayo. Ito na yung ginagamit namin cooking oil dito. Hindi na ako gumagamit nung pares dun sa birak na yung mamahalin. Ayan. So, nilagyan ko lang siya ng kunting oil kasi yung pork is di ba magmamantika pa yun. So, ayan. Mainit na yung mantika. Pag-init ng mantika, ilalagay na natin yung bawang. Antayin lang natin golden brown. Hindi na natin iiwan kasi pag natutong yung bawang, may iba yung lasa ng niluluto. Pasensya na pag-uwi sa boses ko. Bakit? Kasi ewan ko sa managising ko kanina. Para masakit yung ulo ko. Yan. Tapos ilalagay na natin yung sibuya. And then, pag lumabot na yung sibuyas, ilalagay na natin yung pork. Isa lang natin. Okay.
ano bang tawag ito sa Tagalog? Isa sang pusya. Ito natin ang pinipi. Hanggang sa magiging brown ng konti yung kanina, yung pork carne ng baboy. Sangkot natin ng konti. Alam niyo guys, nakakaloka yung pag namaling kita dito sa syudad. Pagkagaling sa palengke, kailangan mo i-check up. I-check talaga yung tindang na yung nabibiling carne ng baboy o manok sa palengke. Kasi kung minsan, mayroon pang mga balbon. Balbon. Alam niyo guys, yung mga balbon. So, ako, pag namalingke ako, doon sa may lababo, may katabi akong hair puller. Kasi, yun nga, may mga balbon pa. Siguro nagmamadali yung mga yung mga nagtitinda din. So, isatampot siya natin ng kunti. Hanggang sa maging brown. So, okay. Yan na yun na, guys, na nasangkot siya na yung carne ng baboy. Ngayon ay ilalagay na natin yung Chinese sausage. Yeah. Ang mahal ito, guys, ilang peraso lang sa palengke, 125 pesos. Ang mahal. Pero nakakadagdag daw ito ng sarap. Kaya haluan natin. Tapos ilalagay na natin yung kamatis. Yung kamatis ang ginawa ko, tinanggal ko yung buto kasi yung aking mga chikiting ayaw nila ng may buto ng kamatis. Pag ako ay nagluluto, ayaw nila na may buto ng kamatis kasi sabi nitong dalawa nakakaano daw yun. Nakaka-appendicitis. Anong daming alam. Ayan. Tapos, kasi yun eh, apat na kamatis, yung nilagay ko kasi mayroon doon sa ref na medyo pa hinog na. Kaya ilalagay natin is, kunti na lang na tomato sauce. Hindi siya ketchup ha, tomato sauce. Ayan. Ilalagay na natin yung tomato sauce. Tanda nyo ba guys, yung luma kong wood spatula, wood spoon, dala-dala ko pa din. Dinala ko talaga lahat. Wala akong iniwan. Walang iniwang bakas. Doon sa isla. Pati kutsarang luma, dala-dala. So, ayan. Ayan. Pansin nyo guys, ang ganda niya na. Oh. Ganda na ng kulay. Nag-blend na yung tomato sauce at saka yung kamatis. So, ngayon naman, lalagyan natin siya ng tubig. At hayaan natin na kumulo lang ng kumulo para lumambot yung karne ng baboy. Ayan, dadamihan ko na. So, ayan. Ayan na yung kulay. Hindi ko pala nalagay kanina dun sa mga sangkap. Mangangailangan pa pala tayo ng patis. Pero yung patis, ito yung white ground pepper. Damihan natin para masarap. Ayan. So, ayan. Mamaya na natin titimplahan ng patis kapag paluto na. So, ayan. Iiwanan natin na kumulo. At babalikan natin maya-maya. Pag ayan na siya. Okay, so yun guys, malambot na yung ating pinapalambot na pork meat. Ayan na siya. Oh. Ayan naman, ilalagay na natin yung saging na saba at saka patatas. At pag lumambot na to, ilalagay na natin yung pechay. At iyon, titimplahan na natin ng patis. So, look at that.
Isn't it lovely? Mukhang masarap, di ba? Hindi lang mukha, talagang masarap. So, tatakpan natin ulit at hayaan natin maluto yung nilagay natin na patatas at saka saging saba. At pag okay na, ay titimplahan na natin ng patis. Okay, so, ayan, luto na guys yung ano, yung mga naunang sangkap. At ngayon naman ay ilalagay na natin yung pechay. Ayan, inulit-ulit ko to na linisan para sure akong malinis. Madami akong nilalagay na pechay kasi gustong-gusto ko yung madaming gulay. At pag umanaw na tong pechay, pag naluto na or bago maluto, lalagyan na natin ng palimplang patis. Ayan. Titimpla ko na siya ng patis. And ayan, ready na siya. Wala pa siya ibang panlimpla, so lalagyan ko ng medyo madami-dami. Siguro tama na yun. Tikman muna natin kasi baka umalat naman. Mahirap na. So, ayan. Diba? Mukhang asarap. Ooh! Ala! Looks yummy! Ayan, almost ready na ang ating pork pochero. Tikman natin. Lami. Kunti pa, kunti pang patis. Sabi sa ano guys, sa Bisaya, lami. Sabi sa Ilongga, Namit good. Ang sarap. So, ayan guys. Ready na. Kanin na lang. Ayan. Kanin na lang ang kulang. Luto na nga ba? Ayan, talaga luto na. So, yun. Luto na ang ating pork pochero.